Ang module na ginamit sa video na to ay madadownload sa description. Magandang araw, ako si Joseph Pibo, ngayon tuturuan ko. Tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Gcraft plugin sa PHP. Ngayon, kailangan natin ng dalawang PHP file. Pangalan natin itong crop.php at index.php. Para ma-download natin ng ang pamagamit natin ng Gcraft plugin, kailangan natin i-download ito. I-type mo lang sa, i-search mo lang sa Google ang Gcraft plugin at i-download mo lang ito. Pagka-download, extract mo lang yung file. At i-copy mo lang yung JS at CSS folder sa folder ng directory ng ating project. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo kung para saan ang bawat code dito. Sa index.php, dito natin ilalagay yung pag-upload ng picture. So, itong dollar folder na to, ibig sabihin nito ay ito. Dito papasok yung mga pictures na i-upload natin at yung i-crop na mismo script. Ngayon, so if statement na to, yan, ang gagawin nyo dyan is, kung meron nakaset dun sa submit, kung meron naka-upload, ang gagawin niya, ito, tatransfer niya yung file na in-upload natin dito sa folder na to. Gagawin niya yung temporary name yung image na i-upload. Ngayon, itong mahabang code na to, ito yung paggawa lang ng picture, ng format ng picture. Ngayon, pagtapos na gawa ng format, i-redirect niya tayo papunta dun sa susunod na process or sa susunod na PHP file. Yung crop.php. So, papakita ko sa inyo kung paano, kung ano yung nangyari sa mahabang code na to. So, yan.
Ayan, papaliwanag sa inyo yung mga linya ng code sa craft.php. So, katulad kanina, yung $ folder, yun yung location kung saan natin kukunin yung mga image or yung in-upload ni user. Ngayon, itong file name na to, get method siya, kukunin natin yung file name mula doon sa pinaka index.php. Ito, para lang to mag-set ng parameters ng yung size ng picture para hindi siya ganun kalaki. Tulad na ito. Ngayon, itong if statement na to, ito na yung process kung saan ikakrap na yung picture. So, ito yan. Dito papasok yan. Para magamit din pala natin yung jcrop na plugin. Ipapasok natin itong linya ng script na to. Same with this one. Ito naman function na to, itong update to alls, itong silbi naman. Kung makikita niyo yung thumbnail, yung thumb preview, gumagalaw siya. Dito yan. Ito yung ito yan. Bale, ito para sa tuwing igagalaw natin yung maliit na box na to, ina-update niya yung bawat parameter dito para magbago din yung picture dito sa thumb preview. Ngayon, testing natin kung gumagana yung program. Ayan. Ito ngayon yung nakakrop na image. Yung thumbnail, ito yung nakakrop na image.